So guys, meron tayong ngayong iba vlog. Ano lang to, basic lang to. Pwede nyo itong gamitin sa bahay. meron tayong microphone dito, yung mga generic. May nagpagawa sa atin ngayon. Sabi eh, namamatay daw yung ampli nila pag sinasaksak. Yung 5-auto nilang amplifier. So check natin yung mga wire na, kasi duda ako sa wire nito eh. Check natin yung wire. Tester natin na ka-times 1. Kung wala naman kayong tester, pwede nyo na lang buksan na lang. So nakita ko dito, shorted siya. Shorted siya. Kahit hindi pa nakasaksak yung mic. So yung mic niya is okay. Okay yung mic niya. Working naman yung mic niya. Okay naman yung mic niya. Kita ko ay shorted. Shorted yung mic. Ay yung pinaka pinaka ano niya, XLR ano niya. Female. Shorted oh. Buksan natin. Ang itong klase medyo ordinaryo lang to. Siguro mumurahin lang na mic to eh. So yan guys oh. Yan na guys. Dikit na pala. Shorted na siya. Dikit na yung linya niya. Yan oh. Nagtagpo na yung isang line. Line ng number 2 tsaka number 1. Pisa natin. May mama. Ibagawan na lang natin. So yung mga ganito kasi may hinang klase na wire, konting patid lang. Ayan ang hibla oh. Napakanipis. Siguro manipis pa ang buhok dito eh. Napakanipis ang hibla. So advice ko sa mga iba. Ito, ano naman, mga affordable mic lang naman kasi ito eh. Affordable lang naman ito. Mamumurahin lang. Mas the best yung assemble talaga. Mas okay yun. So yung positive nito is number 2. Pitin natin. Yung positive niya is number 2.
Yung ground is number one. Ground is number one. So kung may soldering iron kayo sa inyo, pwede nyong gawin to. Yun na, nakabit ko na siya. Okay na. Pwede nyo rin ilagyan ng tape yan. Pwede natin ng konting tape. Mga ganitong klase kasi medyo mumura yun lang na mic to. Sabi nila mahal yung mic. Sa atin kasi marunong tayo tumingin ng mura tsaka mahal. Sa kalidad pa lang ng materials eh alam na agad natin. Tsaka ito plastic. Sa mga nagpapaano sa atin, advice ko sa ganito, pinapalitan ko talaga to. Si plastic. Test rin natin kung shorted pa siya o hindi. Times 1 siya. Kailangan walang palo yan. Wala siyang continuity. Okay na guys. Wala na. So yung dulo naman i-check natin, baka may putol yung linya. Ito lang continuity. Okay, meron. So okay yun. Ito naman yung dulo, dapat meron yun siya guys. Okay mga bro, okay siya. Try natin dito. Dapat may continuity siya. Dapat okay siya. Inonik natin ha. Okay. Good na siya. Tanggal natin. Okay. Good yan. Dapat walang palo yan pag dinester mo to. At hindi siya naka salpak sa mic. Okay. Okay, meron. Bibihira naman masira yung pinaka mic pickup nito eh. Kasi sa mga video okay, minsan mga gumagamit yung mga foreign, mga sira ulo yung gumagamit yan, ang kalidad ng mga ordinaryong mic, kanyan lang, wala silang, hindi silyado tsaka hindi ganito maliit plastic. Yung original kasi mabigat yung pinaka ano niya, pick up ito, plastic lang oh. Yung medyo magandang klase, mabigat tsaka active pick up. Okay, buo yung coil. Maririnig mo naman din minsan yan eh, pag naka times 1. Yan guys, maririnig mo. Meron oh. Ibig sabihin buo yung coil niya. Diba? Yan, tsaka papalo yung tester.
Okay. Good. So wala tayong ano yung ampli. Ang ampli nasa labas eh. Bahala na si customer dito. Pero doon ko na yan testingin. Wire lang naman ang problema nito totally. Okay naman yung pickup. So yun guys, yun lang yung tip ko sa inyo ngayon. Kung may soldering kayo, saka soldering lead, may tester kayo, mas maganda may tester. Kasi mabilis malaman mo kung putol o hindi. Pwede na silang kumanta. Okay, salamat.